Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, ipipix po natin ang ating mga philodendron plants. Ito po yung part 2 po ng ating philodendron plants. Ngayong araw na ito, ipipix po natin yung mga natitira po nating mga halaman na variety po siya ng philodendron. Ayan, bago po ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos na nilalabas. And once again, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, i-flex na po natin ang ating unang halaman ng philodendron. Ito po ang new orange o super orange. Ito po yung una-una nating i-flex. Kung mapapansin niyo po, ang kanyang dahon is super orange po siya. Ayan, yung bagong leaf niya po, yung bagong dahon niya ay nagiging orange. Pagdating po ng medyo adult na po ng kanyang dahon ay magiging yellow orange, ay yung magiging yellow green. Ayan, magiging maganda po. At mayroon, pag nag-adult na po siya, is green na po yung kulay niya. Ayan po si super orange or new orange. Ito ay family po ng philodendron plants po natin. At ang sunod naman nating plants ay ating philodendron jovii. Ito po yung very rare po na plants dati. Dati pagkalabas po nito is umaabot po siya ng 1,000,000. Ayan, hundred thousand like that sa mga mature type. Ito po yung ating base cut at ito naman ang ating top cut. So mapapansin nyo, ating juvenile pa lang, kasi base cut pa lang, ganito po siya pag juvenile, ating jovii. Pag nagmamature na po siya, ganito na po. Nagmamature po. At pag matured na po talaga yung kanyang leaf, eto na po siya. Napakaganda po. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung dahon niya, ayan, kung mapapansin nyo po, parang panang damit ng pambabae. Ayan, si philodendron jovii. Kaya tinawag po nito, napaka-rare po dati nito. Super rare po natin ito. Hindi lang maganda yung dahon niya, pero ayos naman na siya. The same time is, ayan, may mga mga business dyan sa kanyang dahon. Pero, babawi na lang po tayo dito sa bagong sulit po niya. Ang ganda po ng kanyang form po ng kanyang dahon sa ating jovii philodendron. Ito po ang ating biscuit, saka ating lapigan. Super napaka-iligan. And next na po naman natin ay sa ating fiddle leaf variegated. Family po siya ng philodendron. Kung mapapansin niyo po ang kanyang dahon, ito po yung kanyang dahon is variegated po. Ito po yung new leaf po niya. Dati ito is rare naman po siya, ngayon medyo common na lang po siya. Ayan, ang ganda po ng kanyang form ng kanyang dahon, parang green dragon. At ang next naman po natin ang ating Gigas philodendron. Si Gigas naman, ayan, nagja-giant po yan. Sa kasaling gumaganda po yung kanyang dahon. Ayan, si Gigas philodendron. Nagko-curl po siya, ayan, tumataas po. Ayan, kaya may kahoy po tayo dyan. Mga sakaling maganda po, tumataas po siya. Ayan, may bagong pan-curl po na kanyang dahon. At ang ganda po ng kanyang dahon. Medyo lumalaki na nga po ang ating Gigas. Available din po ito, pero kailangan po natin yung malaki. Marami na rin akong na-release na ito. Ito na yung mother ko. Ayan, mother plant ko, kasi marami na rin siya. Ito na yung bagong, ay yung lumang leaf. At ito yung bagong stem po. Dalawang stem na po ito. Ito po yung pangalawang stem na bago po, which is nagbigay po siya ng magandang dahon. Medyo malaki na po siya. Ayan po ang ating Gigas philodendron. At syempre, kung may Gigas tayo, hindi naman papatalo si Milano. Ayan, Milano Chrysome philodendron. Ito po, Milano for short, pero ang kanyang pangalan is Milano Chrysome philodendron. Ayan, lumalaki na rin po ang kanyang dahon at this is ito po, nabili ko po sa Cavite. Ayan, super ganda, ang laki na po ng dahon. Ayan, ilang inches na rin.
Ayan, Top Cut po siya. Nag-antay lang po tayo ng bagong ano, bagong shoot po ng kanyang dahon para kung sakasakaling mag-ano po, lalaki pa ibibigay niya. Ito ang ating Milano Chrysom Philodendron. Super elegant din po ang kanyang leaves at mahaba po, nagiging giant din po yan sa ating Milano Chrysom. Milano for short po. Ayan, 2 leaves pa lang po siya pero super ganda po niya at napakahaba po. Mahaba pa po yung kanyang leaves. Take a look po sa ating Milano Chrysom Philodendron. Ayan, ang ganda po ng, ano, ng kanyang likod. Ayan, sa kanyang likod. Pa-heart na rin po siya. Ayan, super ganda. Napaka-elegant po ang kanyang form ng kanyang dahon. So, ayan po. Ulitin ko po ating Milano Chrysom Philodendron. So, pagkatapos ng ating Milano Chrysom, ang sunod naman natin is ating Ataba Puense Philodendron. Si Ataba Puense, ayan, ganda po ng kanyang dahon. Which is nagkakaano po, kapatid po ito ni Belly Day. Kung mapapansin niyo yung pre-next ko po nung unang video ko, yung napaka-giant na Belly Day. Ito po, ayan, kapatid po niya. Kumbaga, naghalo na po. Ayan, si ating Ataba Puense. Ataba for short. Si Ataba naman is kulay nag-red po or brownish ang kanyang likod. Si Ataba Puense pala is ng black belly saka si belly day. Wala pa akong black. Ayan. Ang may kagandahan ni Ataba Puense is yung kanyang likod is nag-red or brownish. Ayan, ito yung bagong panther ako mapapansin nyo. Parang nag-ready siya sa likod. Ayan, nag-brown naman na. Pag bagong unfurl, nag-ready po siya talaga. Si ating Ataba Puense. Ito na po yung aking mother. Ayan, so mga mapapansin nyo, may cut na po dyan. Ayan, na-blend ako na rin po yung kanyang unang ano niya. Ito siya, bagong siya rin. So, ayan po. Take a look po sa ating Ataba Puense. May similarity po sila kay Bailey Day. Pero ito, maliit lang po yung dahon niya. Next naman natin mga kaplantita ay sa ating Philodendron White Princess. Ito, si Philodendron White Princess naman. Ayan. Kaya tinawag po siyang White Princess is may variegation po siyang white. Kung mapapansin nyo, yung kanyang stem is nag-pink. Kuminsan kasi yung variegation niya is may pink. Ayan, sa ating Philodendron White Princess. Ayan, kaya tinawag na White Princess kasi ang maganda po, ayan, yung variegation niya is naka-white. Mayroon din po tayo Pink Princess pero out of stock na po tayo. Ito naman yung malaki. Ayan, ito yung giant na White Princess na po natin. Kung sakasakaling lumaki po siya, ganito po siya kalaki. Ayan, is isang palad po. Mas malaki sa palad po. Ito ang ating White Princess Philodendron. Ayan, yung kanyang stem, kung mapapansin nyo, ayan, nag-pink po yan. Kasi kung minsan, kung maganda po yung kanyang, kumbaga maganda yung, healthy po yung plants, at talagang, ang variegation niya is nakakulay pink yung sa stem niya, is nag-pink talaga yung kanyang variegation. Pero White Princess po siya. Ito, ayan. Ito naman yung malik natin. Kumbaga, natawag natin yung budget sa mga maliit. Mga mura lang. Take a look po sa ating White Princess. Ayan, yan po yung kanyang panandahan niya. At ang next naman po natin ang ating Silver Violin. Ayan. Silver Violin naman, ito ang kagandahan ng kanyang dahon. Ayan. Diba? Iba-iba po yung form po ng kanyang dahon. At ito po, pag medyo semi-mature, ganito po po siya. Tapos pag matured na, ganito po yung super ganda. Ayan. At semi-matured lang. Kasi ito, propagation lang po ito. Kaya semi-matured pa lang po yung kanyang pinibigay. Kung once na matured na po ang ating silver violin, is nagiging ganyan po. Super ganda po ng kanyang dahon. Ang ating silver violin. Mayroon din po isang variant po ng ating violin, isang golden violin naman.
Winater propagate ko pala siya kasi wala pa siya. Ito po, ang ating golden violin naman. Kung mapapansin nyo, medyo malungkot. Malungkot niya kasi naka-water propagation. Tapos, soon sana maging mabuhay niya. Ayan po yung ating golden violin. At ito naman ang ating silver violin na tinatawag. So, take a look po ang ating, yung form po ng kanyang dahon ng ating silver violin. So yan po ang ating, once again, yan po ang ating silver violin at ang ating golden violin na nandyan. At last po ang ating philodendron squamous ferrum. Ang ating squamous ferrum ay, ayan, kung mapapansin nyo is kung sila ni Florida Green. Ayan, kapatid po ito ni Florida Green. Ang kaibahan lang po ni squamous ferrum ang kanyang petioles. Yung kanyang petioles, ayan, may ito po, tinanong po yung kanyang petioles. Parang balbon-balbon. Pero ang ganda po niya. Ito po, no, kasikatan nung pandemic is napaka-rare po niya. Ang mahal din po siya. Isa rin po sa mahal na halaman dati. Pero ngayon, common na lang po siya. Kasi sa dami po na marami pong naglalabas ang mga plants galing Ecuador sa Thailand. Ayan ang ating squamous ferrum. Ayan, parang baby lang din siya. May ulo, may katawan, saka may paa. Ayan, kapatid po ito ni Florida Green or Florida Beauty, yung the next po ng Barry Green. Kaibahan lang po ang kanyang petioles po. Ayan, may balbon po. Super ganda. Napaka-unique din po ang kanyang kanyang petioles. Ayan, yan po yung pagkaiba ni Florida Green sa kanyang squamous ferrum po. Kapatid po nila, kumbaga. Take a look po natin yung last na plants ng philodendron. Ayan, si ating squamous ferrum philodendron. Ang kanyang dahon. Ayan. So ayan na guys, tapos na po tayo pag-flex po ng part 2 ng ating philodendron plants. At ang susunod naman po natin, ang ating monstera plants. Ayan po yung mga variety. Ibang family rin po ng plants po natin, which is ang ating monstera. Ayan. Ang ating monstera, na example po ng ating monstera is kukunin po natin. Ito po yung sample po ng ating monstera. Ito po yung tinatawag na monstera tycoons. Ayan. Sa ating monstera tycoons, ito po yung susunod po nating ipiplex. Ito po yung mga family po na iba't ibang monstera rin naman po ang ating ipiplex ngayon, next na aking video. So, pag hindi pa kayo po nakapag-subscribe, please subscribe na rin po para ma-update po kayo sa aking mga bagong video na aking nilalabas. So, ingat po tayong lahat at God bless po. Ito po ang ating part 2 ng ating philodendron plants. Ayan, ingat po tayo at God bless po.